Carm. Good evening, Carm. Good evening, Kim. Cabet del Rosario. Sister Mabel Makadanda. Sige na, Dad. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain ngayong gabi. At patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon. Sasambahin natin siya sa Espiritu at Katotohanan. Awitin po natin yung puso ko'y iyong sinisiyasat by Musikatha. So awitin po natin to at gawin natin itong prayer and praise sa ating Panginoon. Before we come to the Lord, magpasiyasa tayo sa Kanya. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Isang pa po. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nababatid. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige po, tayo patuloy na dumako sa presensya ng Panginoon sa gabing ito. Tunay po, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong kadakilaan,
sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Panginoon Diyos, sa gabing ito, tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagbibigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. Dinadalangin po namin, Lord, pagharian mo ang bawat isa. Pagharian mo ang bawat tahanan at ang kalooban mo ang siyang masunod, Lord. Katagpuin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. At dalangin po namin, Lord, maranasan namin ang iyong biyaya, ang iyong habag sa buhay ng bawat isa. At dalangin namin, patuloy mo kaming ingatan, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Panginoon, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, patuloy kang mangusap sa amin at patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng kalakasan, magbigay sa amin ng pag-asa, magbigay sa amin ng mga pangako mo na maaari naming panghawakan. Kaya nga, Lord, sa gabing ito, basbasan mo po si Sister Olive na siyang magbabahagi sa amin ng inyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin at pinapasalamatan namin yung mga kasama namin sa devotions na ito. Saan man sila naroroon, Lord, sa iba't ibang sulok ng mundong ito, Panginoon, abutin mo rin po sila. Katagpuin mo po sila. Ito po ang aming dalangin, O Lord, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen and amen. Siguro po nagtataka kayo bakit kami nakamas. Nakikiuso lang po kami. It is fashion statement na raw po ngayon. Pero kidding aside, meron lang po kaming kailangang pag-ingatan sa bawat isa sa amin. Kaya mas minabuti na po namin na kahit po kami nakamas, ipagpatuloy po natin yung ating gawain. Amen! Amen! Wala pong makakahadlang kahit anong bagay dito sa gawain natin gabi-gabi. Magpapatuloy tayo na mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Mahirap po palang magsalita ng nakamas na hinihingal ako. But anyway, kagabi ang napag-aralan natin yung righteous giving. Na saan nga ba nalulugod ang Panginoon? Nung itinuro niya to, nung nasa Sermon on the Mount siya, saan nga ba siya na nalulugod? Dito ba sa mga nagpa-practice ng hypocrite giving or the righteous giving na kung saan ito ay patago, ito'y ginagawa nila para bigyan ng kaluguran ng Panginoon at ang reward na hinihintay nila hindi reward na manggagaling sa tao, kundi reward na manggagaling sa Panginoon na kung saan ang Panginoon ang mag-meet ng lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi sila nag-expect something from other people. Hindi sila ginagawa ito na makita na ibang tao para sila ay bigyan ng reward, papuri. At ang kinalulugdan ng Panginoon, kung ano ang motibo mo sa pagbibigay. Kung ito ba'y nanggagaling sa kaibuturan ng puso mo, or it is just a mere show off to other people. Kaya nawa kagabi ay natutunan natin kung ano yung mga aral ng Panginoon sa regarding sa righteous giving. Ngayon pong gabi, mayroon na naman po tayong pag-aaralan na kung saan mayroon na naman pong dalawang paradigm na pag-aaralan naman po natin yung tungkol sa ating pananalangin. Siguro po ang lahat sasabihin, madali lang naman manalangin eh. Paano ba, ano pa ba ang kailangan natin gawin? Hihingi ka lang naman sa Panginoon. Pero meron na naman pong layunin ng Panginoon nung ito ay kanyang itinuro sa mga tao doon sa Mount Sermon on the Mount. Ang layunin na naman niya, ang aral na ito ay nagsisilbing babala o isang pagtutuwid sa maling pagpapahayag ng kabanalan ng isang tao. Meron na naman po tayong pag-aaralan ngayon na baka akala natin ito ang
kapahayagan, ito ang manifestation ng kabanalan. Kaya ito'y tinuro na naman ng Panginoon. At ang aral na ito'y bahagi ng pagtuturo ni Jesus upang higitan ang bagong katwiran, ang katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo. Gusto na namang sabihin sa atin ni Jesus na yung sinasabi ng mga eskriba ay hihigitan natin. Kung ano yung pinapractice nila na panalangin, ito ang dapat. Ito ang ituturo ng Panginoon. At ang aral na ito'y at ng ating Panginoong Jesus ay isang daan tungo sa pagbabago na sa pamumuhay ng isang taong sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Pag natutunan na natin, napag-aralan na natin yung pag-aaralan natin ngayong gabi kung paano tayo mananalangin. Ito ay magsisilbi. Nawa, ito ay magsilbing pagbabago sa bawat isa sa atin. Pagbabago ng ating pananaw, pagbabago ng kung ano yung ginagawa natin, pagbabago ng ating pag-iisip kung paano po tayo mananalangin. Sapagkat ang pananalangin tulad ng pagbibigay ay ginagawang sukatan na sumasalamin sa kabanalan ng isang tao. Kung paano ka nananalangin, makikita natin yung kabanalan na meron ka kung tama ang iyong pananalangin. Ngayon pong gabi, pag-aaralan po natin, buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6. Ipagpapatuloy po natin from 6 verses 5 to 8. Hilingan natin si Pauline na basahin ang scripture natin. Basa rin malakas. Matthew chapter 6 verses 5 to 8. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their rewards in full. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Amen and amen. Nakita niyo po ba, napansin niyo na naman po ba yung dalawang paradigm, dalawang model na sinabi dito ng Panginoong Jesus? Na katulad kagabi, meron na naman siyang dalawang model na ipinakita sa atin. Yung mga bagay na ginagawa ng mga hypocrite. Ito nga yung sabi ko kagabi, ito yung tawag niya sa mga scribes, sa mga Pharisees. Pag sinabi mong scribes and Pharisees, sila po yung mga leader nung araw, nagtuturo nung araw sa mga kasulatan. At ikinumpara niya yung mga ginagawa ng mga hypocrites, mapagkunwari. Sabi nga ni Pauline, mga plastic. Dito sa mga ginagawang tama, dapat nating gawin. At ito yung tama. Sinabi dito sa verse 5, when you pray, you are not to be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogue and on the street corner so that they may be seen by men. Nakita na naman natin tong synagogue street na to. Because the hypocrite loves praying it to be done in public. Gustong-gusto nila na they will be recognized. Yung bang maraming taong makakakita sa kanila, maraming taong makakarecognize sa kanila. Dahil nga sabi nga natin, dito sa synagogue, napakaraming tao.
dahil ito ang place of gatherings. Hindi lang to place of worship, kundi even a meeting, no? May mga, parang function hall po ito, na kung saan marami laging tao. And even they really want to stand dun sa mga corner na mga street to be seen by man. Marami po tayong nakikita ngayon na nananalangin na nakikita natin kung saan-saan lang na ayoko namang mag-judge, pero yung pananalangin na you want to be alone with God but in the presence of those admirers. Nakuha niyo po ba yun? These people are praying to God. They want to be alone with God in the midst of their admirers. Parang ganun po ang nangyayari. Dahil nga, gusto nila, nandoon sila. They are praying. The hypocritical praying is to be done in public. For publicity. For publicity. Amen. Na gusto nila maging sikat sila. Gusto nila makita yung banal. Holiness nila. Na sila ay banal. Gusto nilang mag-show off. Pakitang tao. Kabanalang pangkalabas. Panlabas lamang. Na, ay, si sister, ano, napakabanal na kahit saan nananalangin. And, verse 5. For they love to stand and pray in the synagogues, on the street corners, so that they may be seen by man. The hypocritical praying is to be done, to be noticed by men. Yung publicity, yung maging kilala ka, maging sikat ka. Sikat kang ikaw ay banal. Kasi nga, lagi kang nagpe-pray. Sikat ka na lagi kang nagkukumyun kay Lord, pero sa gitna ng mga tao, para ikaw ay makita nila. At ikaw ay hangaan, sabihin, napaka-prayerful naman ni sister, saka ni brother. Kasi pinagkakandalakan nila na sila ay nananalang. Dati naalala ko yun eh, nung nag-aaral ako noon na sumasakay ako sa jeep na, alam mo yun, yung kunyari tabi-tabi po, kung may mga matatamanta, nananalangin sila, nasa jeep, pero lahat ng dumaan, titingin sila. Tapos, lahat ng magbayad, kukuhanin niya, ibibigay niya, tapos diretso na naman siya sa, sabi nilang nananalangin sila. I don't know their motives, pero yung to be seen by men, syempre ang impression ko nun eh, ay, ang banal naman nung ni sister, kasi kahit nasa jeep, nananalangin siya. Ang tanong, nananalangin nga ba siya? Nananalangin nga ba siya? The hypocritical praying is to be done, to be noticed by men. Praying in public to get as much as public attention possible. Kaya lang sila nananalangin para makikita ng mga tao na sila'y nananalangin. Another verse 7, and when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. For they suppose that they will be heard for their many words. Isa po sa panalangin ng mga hypocrites, they are praying with meaningless repetition. Ikaw ba, Daddy, nung araw ba, naka-experience ka ba ng mga meaningless repetition? Yung pag sinabing meaningless repetition, yung panalangin na inuulit-ulit mo, pero wala naman sa puso mo, wala naman sa diwa mo,
yung paulit-ulit mong sinasabi. Parang nire-recite mo lang. Ang tawag dito, prescribe and parang recitation. Memory prayer. Memory prayer. Ikaw, Pauline, ano ba yung mga memory prayer mo na nasasabi? Na sa bibig mo lang nang gagaling. Like? Yung pag upo mo sa dining table, thank you Lord for the food, bless the food Lord, in Jesus name, amen. Alam mo yon, yung araw-araw mo sinasabi, pero do you really mean it? Na tayo mga Kristiyano, nakakagawa din tayo nito na pagising mo ng umaga, sabi mo, salamat po, Panginoon, sa pagising sa umaga, nawa po, patumbayo mo kami. May example ako dyan, si Tarte. Pag ganun-ganun lang, pero hindi mo naman really mean what you are saying. Halimbawa, nagpipray ka sa harap ng pagkain. Lord, thank you sa pagkain ito. Meron kaming kakainin ngayong araw na to. Amen. Tapos habang kinakain mo, ano ba naman to? Walang lasa? Sino ba nagluto nito? Parang lutong... That is a meaningless. Nag-pray ka, nagpasalamat ka sa Diyos, pero afterwards, nagre-reklamo ka dahil yung kinakain mo, hindi masarap. So parang contradicting, di ba? Contradicting dun sa nagpasalamat ka sa biyaya ng Diyos, pero nung natikman mo na, nagreklamo ka pa. This is a meaningless prayer. Marami po tayong mga nakagawian na meaningless. Ako personally, lumaki po akong manang-manang dahil college pa lang po ako. Ako po ay isang leader sa aming kura paroko na kung saan memorize ko lahat ng prayers. Pero tanungin mo ako ngayon, kung naintindihan ko lahat ng pinanalangin ko noon, hindi ko po alam. Hindi ko naintindihan kasi ito ay nanggaling lang sa aking labi, sa aking memory. Dahil ito ay prescribed lang, sabi nga ni Pastor. Meron akong prayer para magka-boyfriend. May prayer ako noon. Para magkaroon ako ng meron akong prayer para sa puso. Meron akong prayer. Iba-iba yung prayer ko na hindi ko naman naiintindihan. Kasi akala ko, pag binasa ko yon at ni-recite ko, prayer na yon. And that's what Jesus is referring to. Na sumasambit tayo ng mga bagay na paulit-ulit lang, pero meaningless. Kahit ngayong tayo'y Kristiyano na, talaga bang ang prayer ba natin, do we really mean what we are saying? Or it's just a mere obligation na pag umaga, kailangan manalangin ka, at yung panalangin mo ay paulit-ulit na lang na sometimes hindi mo na naiintindihan na nasa na nga ba ako sa pinagpe-pray ko? Kasi nasanay na yung bibig mo. Parang compliance, ha? Compliance na lang kasi... Ay, kailangan kong manalangin. Ay, naku, alas 6 na, kailangan ko ng manalangin. At pagtulog mo, kailangan mo ding manalangin. Okay. Pero, itong ba ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Na manalangin tayo with a meaningless words? Ngunit, ang sabi ng Panginoon. Dahil ito yung mga bagay na kinagawian, ito yung mga ginagawa ng mga iskriba, ng mga pereseyo. Kaya ito ang itinutuwid ng Panginoon ngayon, nung siya ay nagturo sa Sermon on the Mount. Verse 6. The disciples should pray behind closed doors. But you, when you pray, go into your inner room, close your door. The righteous praying should be done in secrecy, in a secret place. Yung secret place po dito, hindi ibig sabihin ito with silent, without,
with silence, solitude, kundi in the presence of God. Alone. Alone, but in the absence of your admirers. Ito po yung in a secret place, close your door. Ito yung pananalangin na mananalangin ka sa presensya ng Panginoon in the absence of those people around you. In the absence of those people who are looking at you. In the absence of those people na titingin sa'yo para hangaan ka. And this is the secret place na gusto ng Panginoon na manalangin tayo. Shut your door, go into your inner room, and close your door. Ito po yung gusto ng Panginoon, yung communing with His presence. At ang pangalawa po ay, the righteous praying should be done to seek God's reward. Tingnan po natin, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Ano ba yung reward dad na ina-expect when you seek God? When you seek, when you pray to seek God's reward? Well, kung nag-pray ka nga sa iyong Ama na nasa langit, behind closed door, nakipag-commune ka sa Panginoon, one-on-one sa Panginoon, sabi mo nga, without other people na kailangan mapansin ka, ika nga, walang publicity, pero in secrecy, I believe ito yung panalangin hinahanap ng Panginoon. Yung bang ikaw ay makipag-commune sa Kanya personally. So, tatanggap ka ng gantimpala sa Diyos kung ikaw ay mananalangin ng personal sa Panginoon na walang fanfare, walang admirer, hindi ka kinakailangan na ipakita sa ibang tao kasi nga, kay Lord ka nakikipag-usap sa panalangin. Amen. Siguro ito yung magandang ehemplo dito, yung sa Philippians 4:7, yung do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, peace of God be with you, that transcends all understanding, will guard your heart. Ito yung when you seek God in prayer, andun yung reward eh. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart. Na pag ikaw ay nanalangin, matatamu mo yung reward mo by His presence. The mere presence of God, andun na yung reward mo eh. Diba? Pag nananalangin ka, mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, mararamdaman mo yung comfort ng Panginoon, mararamdaman mo yung peace na manggagaling sa Kanya, na hindi kayang malirip nino man. Ito yung reward na matatanggap natin. To be in His presence. Amen, amen. When we pray, then to seek God's reward. At ito yung reward. And then, the righteous praying should be done specifically. In contrast to many meaningless repetition. Kasi nga, kung halimbawa, yun at yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Parang pag ako nagtawag dito, sasabihin ng mga anak ko, Mami, ba't paulit-ulit? Pero sa pananalangin, ayaw ng Panginoon na
mag-grumble lang tayo, mananalangin tayo ng mga meaningless words na paulit-ulit lang, paulit-ulit. Ang gusto ng Panginoon, manalangin tayo specifically. Kasi sinabi rito yung, for they suppose that they will be heard for their many words. So, akala nila, paramihan. Paramihan ang sasabihin sa Panginoon. Kala nila, kala ng mga eskriba, pahabaan, paramihan, kahit paulit-ulit, pero mahaba at marami, iyon daw, baka makulitan ng Panginoon, i-grant yung ano. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, you pray specifically. Kayo po ba, na-try nyo na bang manalangin ng specific? Paano ka ba manalangin ng specific? Ako, pag pinapanalangin, si Pastor, pinapanalangin ko sa kanya yung maging pogi pa siya. No joke lang. Nilaloko ko lang po kayo. Bumaba yung mga nanonood. Biglang bumaba yung nanonood. Hindi po. Ang panalangin ko kay Pastor, yung mabigyan siya ng kalakasan, ma-preserve ang buhay niya, mabigyan siya ng vision, revelation, i-grant ni Lord yung mga bagay na ninanais pa niya sa buhay niya. Dahil yun yung mga design niya sa buhay niya. Ganun po yung pananalangin ng specific na hindi lang, Lord, bless mo po yung asawa ko in Jesus' name. Amen. Hindi eh. Ang gusto ng Panginoon pag nanalangin tayo, hindi yung binabasa lang natin ulit-ulit, kundi manalangin tayo specific sa mga sasabihin natin. At paano naman po natin ipopractice itong mga righteous praying? Ang tamang pamumuhay ng matuwid na pananalangin. The disciples' righteous praying should be done in the right perspective. Kasi po, kung tayo'y mananalangin, dapat may right perspective tayo na iniisip. Bakit ba tayo nananalangin? Dahil ba kailangan ng Diyos ang panalangin natin? Sabi, for your fathers knows what you need before you ask Him. Matthew 6:8b. At sinabi din niya sa Matthew 6:32b, for your heavenly fathers knows that you need all these things. Eh, Daddy, bakit pa ako mananalangin? Eh, alam na pala ng Panginoon lahat ng aking pangangailangan. Bakit pa ako mananalangin? Sa palagay nyo, bakit pa kayo mananalangin? Kung alam naman pala ni Lord lahat, bakit kailangan ko pang manalangin? Sabi po dito sa book na nabasa ko, sabi dito, prayer does not inform God of our needs or draw His attention to them. Still less does it try to control God, to exert any pressure on Him, to exchange His attitude for long prayers or tricks. Prayer tests man, not God. Hindi po tayo nananalangin para pilitin ang Diyos na mabago ang kanyang plano, ang kanyang kalooban. Hindi tayo nananalangin para dahil ito ay kailangan ng Panginoon. Hindi, nananalangin tayo dahil tayo ang may kailangan sa Panginoon. Ito po yung dapat mabago sa ating kaisipan na hindi tayo nananalangin dahil para mabago ang kalooban ng Diyos. Nananalangin tayo para tayo ang baguhin ng Panginoon. Para matanggap natin ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Naintindihan niyo po ba? So, kaya tayo nananalangin para yung kalooban ng Diyos, i-ready tayo
na masunod natin yung kanyang kalooban. Amen. Matanggap natin, ma-align natin yung buhay natin sa kalooban ng Panginoon. And this is the right perspective sa ating pananalangin. Hindi tayo nananalangin para baguhin ng Panginoon yung kanyang kalooban. Tandaan po natin, ang kalooban ng Panginoon ang magaganap sa bawat isa sa atin. Kaya habang tayo'y nananalangin, hindi ang Panginoon ang nagbabago, kundi tayo ang binabago ng Panginoon upang ma-align natin yung kagustuhan natin sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung perspective na gusto. Actually, kanina o kahapon, kagabi, nung binasa ko to, hindi ko ma-digest mabuti. Pero nung inunti-unti ko, oo nga, Panginoon, hindi nga pala ikaw ang babaguhin ng panalangin ko, kundi ako ang babaguhin ng panalangin ko. Sapagkat ikaw ang Diyos, ikaw ang lumikha, ikaw ang may alam ng lahat, ikaw ang nakakaalam kung ano ang pangangailangan ko. Kaya habang ako ay nananalangin, ako ay piniprepare mo, ako ay hinuhubog mo, ako ay hinuhulma mo doon sa kalooban mo para sa akin. Amen. Meron po bang sense yung sinasabi ko? Naiintindihan niyo po ba? Amen. Napakagandang revelation po nito na kung saan ako mismo na-overwhelm ako. Oo nga po, Panginoon. Oo nga po. Not my will, but your will be done. Amen po ba? Amen po ba dyan? Amen. The disciples' righteous praying should differ from the prayer of the hypocrites and Gentile practices. Sabi nga, when you pray, you are not to be like the hypocrite. Yung pong mga bagay na nabanggit natin kanina, na ang mga hypocrite, gusto nilang nananalangin in public places, gusto nila, nanonotice sila ng man, so gusto nila, habang nananalangin sila, mga meaningless word lang, hindi daw po tayo ganun. Dapat manalangin. Ano pa? And when you are praying, do not use meaningless word as the Gentiles do. So, verse 8, do not be like them. Sabi, pag sinabi mong Gentiles, ito yung mga hindi Jews, syempre Gentiles. Hindi sila yung mga hindi pinili. Kumbaga sa mga yun, sa mga unbeliever. Ito yung mga hindi, walang relasyon sa Panginoon. Sabi ni Jesus, huwag kayong manalangin tulad nila. Huwag tayong sumabay sa mga ginagawa nila na sila ay nananalangin ng panlabas lamang na hindi sa panlabas nakikita ang kabanalan ng pananalangin, kundi dun sa presensya ng Panginoon habang tayo ay nananalangin. Amen. And the disciples' righteous praying should be addressed to our Heavenly Father. Ito po, napaka-importanteng bagay ito sa ating pananampalataya, sa ating may personal na relasyon sa Panginoon. Sa pag sinabi kong sa ating mga mananampalataya, ibig sabihin, nagkaroon ka ng personal na relasyon na tinanggap mo si Jesus. Ang tinanggap mo kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na tinanggap mo na kaya siya namatay para tayo iligtas sa kasalanan. At pag naintindihan mo yon, nireceive mo sa puso mo na iyon ay ginawa ni Jesus para sa akin, nagkaroon tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Nagkaroon tayong karapatan na
siya ay tawagin nating Ama. Nagkaroon tayo ng karapatan na siya lamang ang daan, ang katotohanan. Siya lamang ang dapat nating pagprayan. Hindi po ipinrescribe sa atin na mag-pray ka kay ganito, mag-pray ka kay ganoon, mag-pray. Ang sabi po ng Panginoon, manalangin tayo to our Father. To our Heavenly Father. Ang Heavenly Father po, nire-refer to kay God. Dun sa Old Testament, pag sinabi mong God, ibig sabihin, He is the Creator. He is the Sovereign. Kaya pag ang sabi po ni Jesus sa atin, manalangin kayo to our Heavenly Father. Naiintindihan niyo po ba ako? Napaka-importante po nito na siya lamang po ang ating pananalanginan. Hindi ko po mabasa. Sabi po sa Matthew, pagpapatuloy po natin, Matthew chapter 6, verses 9 to 13, sabi po ng Panginoon, pray then. Ang prescription niya na tayo daw pong mga disciple, dapat manalangin tayo with the right perspective, not like the hypocrites and the Gentiles. And we should pray to our Heavenly Father. And then sabi niya, pray then in this way. Nagbibigay siya ng pattern. Pattern po ito. Hindi niya sinabi na ito ang ipinalangin mong paulit-ulit. Hindi po yon. Sabi niya, manalangin ka ng ganito. Hindi ipanalangin mo ito ng ganito. Ito ay pattern. Sabi, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Mananalangin daw po tayo, naumpisa natin, mananalangin tayo sa ating Ama sa langit nang may pagpupuri sa Panginoon. We adore Him. We recognize Him. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Ganito daw po tayo manalangin. Ganito daw po natin uumpisahan ang ating panalangin. And then, may your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito na yung right perspective natin na Panginoon, yung kalooban mo may your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Magpapasakop kami dun sa kalooban mo. Kung ano man ang niloob mo dyan sa langit ay siyang loobin mo dito sa lupa. Ito po yung right pattern na pagkatapos mong i-adore ang Panginoon, panalangin mo na matuto kang mag-submit doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. And then, give us this day our daily bread. Sa ating pananalangin, isama po natin yung provision ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Paki-explain na. So, kailangan nating kasama sa panalangin yung humingi ng tawad at matuto tayong magpatawad sa ating kapwa. Ganun, bakit niya ipin-rescribe yun? Dahil ganun kahirap. Kailangan natin ng biyaya at grasya ng Panginoon na humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon dahil para makita natin na tayo din ay nagkakasala. At pag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, matuto tayong magbigay ng kapatawaran sa iba. Kasama ito sa panalangin na dapat natin. Bakit kailangan natin panalangin ito? Dahil mahirap po ito.
Dahil alam ng Diyos na mahirap umami ng kasalanan at mahirap magpatawad. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Yung kasama sa panalangin natin, yung protection ng Panginoon na do not lead us into temptation. Alam ng Panginoon na in our daily lives, ando dun yung temptation, ando dun yung challenges, ando dun yung trials. Kaya, we should ask God for His protection in our lives. And lastly, we should recognize Him. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen and amen. Natutuyan na po ako. Napakaganda po ng pattern na binigay sa atin ng Panginoon kung paano po tayo mananalangin. Katulad nga ng isang righteous, tayo'y mananalangin. Na with the right perspective, not like the hypocrites and the Gentiles, and let us address our prayer to our Heavenly Father. Siguro maganda po na i-apply natin itong ating natutuhan sa gabing ito. Bakit hindi po natin sundin yung pattern na itinuro ng Panginoon? So you join with us. Tayo pong lahat ay dudulog sa Panginoon sa pananalangin sa gabing ito. Aming Ama na nasa langit, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa. Everything belongs to You, Lord. You are the God who is in control of everything. For You created all things, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na walang nagaganap sa mundong ito nang walang kapahintulutan Mo, Panginoon. Because You are the sovereign God. You are our Heavenly Father. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, we worship You. We recognize You that You are holy, O God. You are above and beyond everyone else and everything else, O Lord, in this world. You are holy. You are our holy, heavenly Father. Kaya nga, Panginoon, salamat po dahil in Your presence, O God, there is peace. In Your presence, there is joy. In Your presence, Lord, there is comfort. Amen. In Your presence, there is strength. In Your presence, Lord, there is healing. In Your presence, Lord, we have everything. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, patuloy kaming nauupo sa inyong harapan, sa inyong presensya. Nais naming makipag-ugnayan sa inyo sa panalangin. Tunay po na Ikaw ay malapit sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ay sinlapit lamang ng dasal, O Diyos. Kaya nga po sa gabi na ito, Panginoon, dinadalangin po namin, may Your kingdom come. May Your will be done on earth as it is in heaven. Panginoon, naniniwala kami sa Iyong kaharian. Walang karamdaman. Kaya, Panginoon, maganap na walang karamdaman sa bawat isa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa bawat pamilya na kasama namin, spare us, O God, from any kinds of sickness.
maghari ka sa lugar namin, sa tahanan namin, sa pamilya namin, Panginoon. Kung anong kalooban mo sa langit, O Diyos, siyang maganap dito sa aming buhay. Kung anong kalooban mo sa langit, siyang masunod sa aming mga tahanan, Panginoon. Kung diyan sa langit, Panginoon, ay merong kapayapaan, magkaroon din ng kapayapaan dito sa aming buhay. Magkaroon din ng kapayapaan dito sa aming tahanan. Panginoon, dumating nawa ang paghahari mo sa buhay ng bawat isa. At ang kalooban mong masunod, Panginoon, nais naming isurrender sa iyo yung aming mga kalooban. Hindi yung kalooban namin ang mangyari. Hindi yung gusto namin ang maganap, kundi ang dalangin namin, yung kalooban mo ang siyang maganap. Nagpapasako po kami sa iyong kalooban, Panginoon. At sa gabing ito, Lord, nais din naming idalangin, give us this day our daily bread. Hindi lang po ito physical food, O Lord. Ano man yung kailangan namin, ipagkaloob mo sa amin. Yung iba sa amin, Lord, ay nangangailangan ng kagalingan. Pagalingin niyo po ang bawat isa sa amin na may karamdaman. Ang iba sa amin nangangailangan ng kapayapaan. Lord, pagkalooban mo kami ng kapayapaan nang gagaling sa inyo. Kung meron mang mga broken relationships na nangangailangan ng forgiveness, Lord, dalangin po namin pagkalooban mo kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Magkaroon ng restoration sa mga broken relationships namin, Panginoon. Lord, kung meron man kaming pangangailangang material o pera, O Diyos, Lord, give us this day our daily bread. Yung aming pangangailangan, Panginoon, patuloy mong tugunin yung aming mga pangangailangan. Doon sa mga nangangailangan ng kalakasan, O Diyos, pagkalooban mo kami ng kalakasang nanggagaling sa inyo. Doon sa mga taong nangangailangan ng wisdom sa mga desisyon na kanilang gagawin sa kanilang buhay, give us your wisdom, O God. Lord, anuman ang kailangan namin, tugunin mo kami, O Diyos. Tagpuin mo ang aming mga pangangailangan, O God. Problema man ito sa tahanan, problema man ito sa mga trabaho namin, problema man ito sa aming community, problema man ito sa aming bansa, O Lord. Tugunin mo yung mga pangangailangan namin, O Lord. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, Lord, give us this day, Lord, our daily bread. Meet us in our daily need, O God. Alam namin, hindi mo kami pababayaan. Tutugunin mo ang aming mga pangangailangan. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami. And Lord, dalangin din po namin, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Lord, araw-araw, nakakagawa pa rin kami ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawad po, O Diyos. Linisin mo kami, banalin mo kami, iligtas mo kami mula sa mga mabibigat na pagsubok. Forgive our debts, O Lord. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, at tulungan mo rin kami na maging gracious doon sa mga taong nagkakasala laban sa amin, na matuto rin kaming magpatawad sa aming kapwa. Matuto kaming umunawa, matuto kaming magpasensya, matuto kaming maging mabiyaya doon sa mga taong nagkakasala laban sa amin. Kaya nga, Lord, release your forgiveness sa buhay namin upang kami po ay magkaroon ng kakayahang magpatawad din sa aming kapwa. And tinuro mo rin sa amin, Lord, do not lead us into temptation but deliver us from evil. Lord, huwag mo pong ipahintulot na kami po ay dumaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Sa mga mabibigat na problema, huwag mo pong ipahintulot, Panginoon, nagmamakaawa kami sa iyo, Diyos.
Dalangin po namin, ilayo mo kami sa mga mabibigat na pagsubok o Diyos na maaring maglayo sa amin sa iyo, Panginoon. And deliver us from the evil one, O Lord. Deliver us from his attacks sa buhay namin. And I pray, Lord, for your divine covering, divine protection sa buhay ng bawat isa, sa buhay at pamilya ng bawat isa. Lord, gaya dito sa aming pamilya, Lord, dinadalangin ko yung divine covering mo sa aking tahanan. Hindi lang po yung tahanan namin, O Lord, bawat tahanan na represented sa gabing ito, Panginoon. Ingatan niyo po. Let your covering presence be upon us all, O God. Lead us not into temptation and deliver us from the evil one, from any attacks of the enemy, O God. Lord, thank you for tonight. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. And all the people of God will say, Amen. Amen. Sa gabing ito, muli po tayong makikibahagi sa banal na hapunan. Panginoon, salamat po sa mga katotohanang aming natunghayan sa gabing ito na dapat naming iwasan yung mga hypocritical praying na natutuhan namin. Sa halip, i-apply namin yung matuwid na pananalangin na itinuturo mo, na kung saan kung kami mananalangin, manalangin kami ng patago at hindi nakalantad sa ibang mga tao. At dalangin din po namin, Panginoon, na manalangin kami na naka-address yung panalangin namin sa inyo. At kinikilala namin yung paghahari mo, yung kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, thank you dahil nagkaroon kami ng kaugnayan sa inyo. Sa gabing ito, muli kaming kakain ng tinapay na pinagpirapiraso, sumasag-isag sa iyong katawan. Tanda ng aming pagkilala, pagpapasalamat sa iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong sariling buhay, Panginoon. Kaya nga kapatid, kumain tayo ng may pasasalamat sa Diyos sa kanyang ginawang paghahandog ng kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Amen. Sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos yung kanyang banal na dugo para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan, para sa ating kagalingan. Kaya nga, Panginoon, muli kaming iinom ng grape juice na ito, sumasagisag sa iyong banal na dugo. Kinikilala namin ang iyong dugo, ang siyang pinangtubos sa lahat ng aming kasalanan at karumihan. Pinagtibay mo ang iyong pakikipagtipan sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Mga kapatid, uminom tayo ng may pasasalamat. Tanda ng ating pagkilala sa kanyang ginawa para sa atin. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat sa gabing ito. Naku po, napakarami po nating Unang-una po, nais po namin batiin si Rodora Grace Rimas. Hello, Rodora Grace Rimas. Nasa ibang bansa po siya. Ganon din si Nanay Josepa Culanay, Melody Lanusa, Sister Weng Perer, God bless you po at patuloy kayong bigyan ng kagalingan ng Panginoon. Ate Evelyn Gamboa, Net Panganiban, Rosalie Ancheta, hello po. Sister Emma Aguila, ako, nag-usap kami ni Brother Elmer kanina, ni Pastor Elmer. God bless you, Emma. Sister Violeta Bertuccio, God bless you po. Sa San Juan, Batangas din. Terry De Guzman Rillera, hello. Hello po. Sa mga kamag-anak ni Myla. Ganun din si Sister Glenda Martin,
God bless you, Ate Glenda. Mean, Almuete, Lanusa. God bless you rin. Ganun din kay Kabet Del Rosario, Kuya Bobby Gonzalez, and Kuya Jerry Garcia. God bless you po. And Sister Melody Lanusa, Maylene Villafania, Sister Lenny Rillera, Mami Lenny, God bless you po. Namimiss na kita. Hello po, Mami Lenny. Kuya Bobby Gonzalez. Hello, Ate Percy. Eloisa Deguia. Hello, Ka Elsa. And Buds Israel, God bless Hello, you. Brother Buds. Kamag-anak mo, si Kuya Cesar Del Rosario. Kuya Cesar Del Rosario, salamat po sa Mabel, pagsama. Mabel Makarandang sa Bulacan. Makadangdang. Mary Jane Deguia Perez, kamag-anak Hello. Mo. Sister Arlene Uson sa Ordaneta, Pangasinan. Marivic Villaseñor, Hello, God po. Bless you po. Maricel Cacabelos. Sister Hello. Carm Rimas. Hello, Carm. Namiss ka namin. Welcome. And Ate Chepo Goon. Mami Cecilia, hello po. Ganun po din si Sister Justa Jan. Okay? So isa patuloy nating batiin din si Emma, si May Ann, Lanusa. Kala niya madali. Okay. Si Brother Jack Kindipan at Ate Nelly. God bless you, Kuya Ingatan Jack. Ingatan kayo ng Panginoon dyan sa Pangasinan. And May Jolola Centeno. Hello, o May Centeno Jolola. Pastor Florence Bustamante sa Nueva Ecija. John Laurel, dito sa Military Cut-off. Pastor Moses Gamata. God Hello, bless you, Pastor. Tetet. God Hello, bless you, Tet. Maria Teresa. Maricel Cacabelos. Hello. Si Monique. Nagbabalik si Monique. Monique Palitayan. God Hello. Bless you. Welcome back. Tisha Ople. Hello. Hello, Tish. God bless. Hello, Jay, Joshua, Nita. And Nanay Lolita Rimas. Lucky Bear, Luningning. And Tatay Ador. And Edna. Edna. Gail Horda. Hello, Gail. Si Faith Rojas. Leonora Katunggal. Si Uy, si Grace. Grace. Hello, Grace. Sambahan. God bless you, kapatid. Edmundo Colanay, Amalie Facal, Rochelle Mendoza Ocampo sa Israel, Cheryl Del Rosario, Romina, Gaya Hello. Francisco. Thank you for joining us. Si Augusto Banganan. God bless you, August. Bobby Ringa po. Okay. Shuning Poseidon. Nanay Sean. Hello po. Aldwin. Hello, Lily. Aldwin. Salanga. Gemma Sumile sa Welcome, Israel. Lily. Esther Alcantara. Nanay Esther. Nanay Esther and Tatay Cesar. Hello po. Jenny Reyes. Hello, Jenny. Welcome again. Yes, Arian Jane. Hello, Arian Jane. God bless you at sa iyong mga prayer requests. Ate Tess Del Rosario. Rosemary Sherbo, Michelle K, Johan, Mateo, Paul, and Johan, Janice. Mateo. Si Janice Talaria. Talyara. Okay, Janice Talyara. And Glad Galano. William, Brother Rick Manikis. God bless you, Brother Rick, sa iyong photo exhibit this coming Saturday, 1 month. Pagpalain ka ng Panginoon. Sa Bencab. Sayrin Tamii. Hello, Wilma. Wilmerlin. Lourdes Del Rosario. Hello sa inyo dyan sa Tagahagunoy. Si Maurita. Maurita. Hello, Alcaraz. Marie. God bless you, Marie. Regards to Aynel. Carica Castillo. Hello, Ahmed. Po. Hello, Ahmed. And Sharon Alcantara. Gilbert. Pastor Gilbert. Kim. So, Sete Painado, Wilma Tamiing, hello, God bless you. Si Edna, hello Edna, and Kabet Centeno del Rosario. At alam nyo, sa lahat po ng nanonood sa YouTube, nako, pagpalain din po kayo ng Panginoon at ingatan ng Panginoon. Always don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless everyone and good night.